office nyo, kaya humingi din ako ng dalawang tuta sa pinsan ko. Pinangalanan ko din sila alang-alang sa inyo. Medyo asar ako kay Nicole kasi ngawa siya na ngawa paggabi at lagi namang binubuli si Chris pagising sa umaga. Yung mga asa nakapangalan na naman sa akin. Tanong ko lang, kapag wala ba kayong ginagawa, naglalakbay yung mga kaluluwa niyo sa aking mga aya, sa aking mga hayop kasi sumasanib kayo sa mga tuta ko. Kuha-kuha kasi nila yung mga ugaling niyo and as usual kawawa lagi si Chris. Medyo payat kasi walang kasusta-sustansya. Inaagawan po ako ng lakas ni Nicole. Ano ba? Kailangan bang lahat ng lakas ko inuubos niyan. Ano ba? Nang-uubos talaga ako ng lakas. Ibang level ito mang ubos ng lakas. Kaka-lurky talaga mga eksena ngayong umaga. Thank you for the inspiration. Maraming salamat. Mm-hmm. True lalo talang halong eklabu. Maganda morning, Nicole Allen Christopher. May utang po sa akin. Yung ex-boyfriend ko, ano po ang gagawin ko? Nagihiya naman po ako maningil and wala naman po yata siyang balak bayaran. Ayun naman pala kabisyo eh. Kunin mo na yung kotse. O, alam bakit kaya ganun do? Yung mga nakakaya mo rotkos. Ikaw na ang nagpunta, ikaw pa yung mahina ang loob na maningil. Ay nako. Ilao na mga nangutang, ang lakas din ng loob na hindi magbayad. Correct. Nakakainis talaga yung mga. Tapos dead, mahin ka na lang. Ilao wala na nalaman. Kung wala, kunyari, hindi nangutang sa'yo, kahit nag-promise talaga na magbabayad. Nakakaya mo rotkos yung ganung klaseng eksena, Bells. Ang masama pa nito, magjuwawa, kala mo hindi sila nagkakain. Oo. Ikaw nagpautang ka na ba sa girlfriend? Dati. Magkano? Hindi, mura lang nun. Wala pa akong pera nun eh. 550. Masahe. Kapalor ka, diba? Tapos biglang hindi babayaran. Ako, tas ex-boyfriend ko, tas nungutang ko siya sa akin, ganun. Kung hindi naman ganun kalakihan, hindi ko na siya sisingilin. Diba? Ayoko na siyang makita pa. Ayoko nang, diba? Bahala ka na sa buhay mo. Correct, pera lang diba? Yan. Kikitain ko rin niya, please. Oh, diba? Ewan ko ba? True lala. Tulang-alang et la varva. Depende, siguro okay lang na magbautang ngayon. Pinag-uusapan natin dati pa, diba? Okay lang magbautang. Basta naman, may responsibilidad ka rin naman na magbayad. Please, okay, diba? Naman. Nicole Allen Christopher, help naman po. I'm a man. 24. Medyo mahinina ko kumilos, kaya madalas mapagkamalan akong bakla. Pero alam ko sa sarili ko na straight ako. Ano ang dapat kong gawin? Hindi mo naman kailangan ma-improve sa lahat ng tao, explain sa lahat ng tao, hindi mo responsibilidad na paliwanag sa lahat ng tao. Not unless gusto mo maglagay ng banner, maibalot mo sarili mo sa tarpaulin na lalaki ako, hindi ako bakla. Diba? Kalor ka ito. Bakit ba masyado kang apektado? Kasi kung alam mo sa sarili mo na yun ka talaga, diba? Hindi mo na dapat mag-explain. Alam na ng marami, may mga lalaki talagang malamiang kumilos. Mahinhin. Diba? Laki-laki na ito, pero alamiang. Alam mo kung bakit ganun? Kasi masyado nang uso talaga mga piminta. Kaya inisip na lahat ng tao, diba? Kahit na ang isang tao na medyo malamiala, magkulay pink lang na suot, bakla na. Hindi naman po sa lahat ng oras. Diba? Kakalor ka. Alam mo sa sarili mo, lalaki, diba? Huwag kang mag-worry. Huwag kang masyadong ma-apekto na sinasabi ng ibang tao. Maligaw ka, magka-girlfriend ka, para lahat ng mga tao makakita sa'yo, ang sasabihin sa'yo, ay plastic. Kunyari. Kunyari may girlfriend para hindi halata. Kakalor ka. Inamit pang front yung babae. Ano ba naman yung mga eksenang ganyan? May nangyayari din ganun ha? Naman. Marami ako na lang ganun. So, pag girlfriend ka pa dyan. Mukha mo girlfriend. Dami mo kayang boyfriend. Ganyan-ganyan ka pa. So, talaga, hindi, it doesn't make you less of a person kung siya ka magiging maligaya. Diba? No. Sino ba naman kami para pumigil? Diba? Naku, nakaka-lurky talaga lang. Mga eksenang ganyan. Dear mga kabisyong Nicole Yale and Christopher, bakit po ba ang bundok kulay blue sa malayo? Pero pag malapit, kulay green na siya. At ito pang nakakalor ka dito. Please explain scientifically. Makademan ka sa amin. Nag-diet ka ba sa amin? Bayad ka? Lord, alam namin yung sagot, pero dahil napikon kami, ayaw namin sagutin. Alam namin ang detalye ng lahat ng yan. Correct, diba? Pero dahil nga nainis kami, kasi may mga scientific eklabar, baka pa dyang nalalaman, hindi namin siya sasagutin. Mabitin ka dyan. Corrected by. Kami paano maubusan ang sasabihin? Hindi naman. Matok! Lahat yan! Ano ang scientific thing ng bundok? Hindi namin sasabihin. Kasi alam din namin, kasi napikon kami kaya hindi namin sasabihin sa'yo. Ang gulong mukha nito. Magalit. Kakalor ka. Ayaw po namin sagutin kasi medyo naiinis talaga kami kabisyo. Yan dahilan. Oo, wala lang iba. Correct. Pero alam po namin yung rason kung bakit kayo. Yung mga hayop na nakatira sa bundok, alam lahat namin na scientific name yan. Saka yung mga... Basta, pati yung mga... Basta, yun! Alam namin yung lahat. Ayaw namin sabihin kasi pikon kami.
Magdadamot kami ngayon. Oo nga. Pinipikil mo kami. Oo. Oh, demand ka. Kala mo naman may bayad. Ka-vicious. Kaka-lurky talaga. Ewan ko. Nagkaralag nyo sa biology, di ba, high school, may mga scientific name, Churva-Churva. May natatanda ka pa bang scientific name? Ah, yung dalawang piso. Ay, talaga? Ano? Ano yun? Ah, di ba, Tamaraw. Ah, kasi FEU ka. Ganun ba yun? Hindi, high school sa biology, sa Anoa Mindorensis. Mm. Ang tawag sa Tamaraw, scientific name nila. Anong favorite mong pag-aralan sa biology? Human body. Ako din. Ah! Memorize ka talaga yun. Lahat ng digestive. Yung pagpasok ng pagkain, tapos dadaan sa esophagus, i-chuchuvahin ng mga... Instant steams. Magano'n, diba? Diba? Favorite ko talaga yun. Kasi may mga sensitive kang tanong na hindi rin masagot ng teacher. Pero pinapaliwanag naman niya sa drawing. Correct. Eto yun, class. Pero alam mo, hindi ko yung naintindihan. Memorize ko lang siya, pero hindi ko siya getting bells. Kaka-lorka, diba? Sa mga kabisa natin na may balak mag-aral, tsaka mag-aaral, ha? Mm-hmm. Importante siya, alamin nyo rin yung mga ganyan. Oh, naman. Dapat mag-enjoy kayo sa pag-aaral ninyo. Huwag sayangin mga sinasabi ng mga teachers inyo. Corrected by! Magagamit yung lahat yan. Because, unless yung mga bentahan nung longganisa, iba na yun. Oh, huwag naman gano'n, please. Diba? Kabisa, importante siya yan na matuto kayong gustuhin at enjoyin ang inyong pag-aaral. Mm. Kasi hindi lahat ng tao nabibigyan ng pagkakataon na mag-aaral. Oo naman. Diba? Ako lagi ko iniisip dati. Kaya ako kanareer yung pag-aaral ko dati. Oo. Kasi iniisip ko na yung mga tao sa ibang bansa, o kaya yung mga taong nasa war, diba? Wala silang pagkakataon para mag-aral. Tapos ako sasayangin ko lang yung pagkakataon na binigay ko sa akin. Kita mo na. Diba? Parang pagsimba yan, Chris, eh. Kailangan magsimba. Kasi yung mga ibang tao nagkakandarapa para makapagsimba sila.